Ang Ama, isinalin sa Filipino ni Mauro R. Avena. Isang kwentong makabanghay mula sa bayan ng Singapore. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kwentong makabanghay? Isang uri ng maikling kwento na kung saan ito ay may maayos na pagkasunod-sunod ng pangyayari, ang simula, gitna at wakas ng kwento. At ngayon ay tunghayan natin ang buong pangyayari ng kwentong Ang Ama. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay salaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsan inuwi ng ama, malaking supot na mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niyang inuwing pagkain ng ama, lamang ay napakarami nito upang mauubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa, kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanya-kanyang parte ang lahat, kahit ito'y sansubo lang ng masasarap na pagkain, ang mga pinakamatanda at malalakas na bata lamang mapupunta ang lahat, at ni Katiting ay walang maiiwan sa maliliit. Anim lahat ang mga bata. Ang dalawang pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11. Matatapang ang mga ito kahit napayat, at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina, upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May dalawang lalaki, kambal na 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos, at isang 2 anyos na paslit pa. Katulad ng iba, ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Natatandaan ng mga bata ang isa o dalawang okasyon na sinorpresa sila ng ama ng kaluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng dalawang supot na puno ng pansit gisado, at masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin, kahit ang ina nila ay masayang nakiupo sa kanila at kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito, at ngayon hindi nag-uwi ng pagkain ng ama. Ang katunayay, ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuwing lasing at nangugulpi sa kanilang ina. Sa kabila niyo'y umaasa pa rin sila, at kung gising pa sila pag-uwi sa gabi ng ama, naninipat ang mga matang titingnan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. Kung umuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tsak na walang pagkain, at ang mga bata'y magsisiksikan, takot sa anumang ingay na gawa nila ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas yung marinig ng mga bata na humihikbi sa mga gabing tulad nito. At kinabukasan, ang mga pisngi at mata niyon ay mamamaga. Kaya nahihiya itong lumabas upang maglaba sa malalaking bahay na katabi nila. Ang ibang mga gabi o sa ibang mga gabi, hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng pagmamakaawa at ininerbiyos na pagtawa at malakas na bulalas na pag-ungol mula sa kanilang ama, at sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. Kapag umuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Muymuy. Ang dahilay, si Muymuy, 8 anyos at sakitin at palahalinghing na parang kuting, ay madalas kaiinisan ng ama. Uhugin, pangiwi-ngiwi, ito ay mahilig magtuklap ng langib sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti, na nag-iiwan ng mapula-pulang mga patse. Gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinghing. Mahaba at matinis, yun ay tumatagal ng ilang oras, habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay na mamaluktot ng pahiga sa banig kasamang ibang mga bata na di makatulog. Walang pasensya sa kanya ang pinakamatandang lalaki at babae,
na malakas siyang irereklamo sa ina, napapagalitan naman siya sa pagod na boses. Pero sa gabing naroon ng ama, napapaligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa, iniingatan nilang mabuti na hindi humahalinghing si Muymuy. Alam nila na ang halinghing niyon ay parang kudkura na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama at ito'y nakabubulahaw na sisigaw. At kung hindi pa yun huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata at hampasin niyo ng buong lakas. Pagkatapos ay harapin ito at papaluin din ang ibang bata na sa tingin nito sa kabuuan ay ang sanhi ng kanyang kabwisitan. Noong gabing umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla dahil nasisante sa kanyang trabaho sa lagarian, si Muymuy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at hindi mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata gayong binalaan niyang papaluin ito. Walang ano-ano, ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakangusong mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto, kung saan ito nananatiling walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata na inaasahang gulo. Nahimasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng dalawang araw, si Muymuy ay namatay at ang ina lamang ang umiyak habang ang bangkay ay inahandang ilibing sa sementeryos ng Nayon nang may 1 kilometro ang layo roon sa tabi ng gulod. Ilan sa taga Nayon na nakakatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay. Ang ama na buong araw na nakaupong nagmumukmuk ay doble ang kanilang pakikiramay dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Nangulekta ng abuloy ang isang babae at pilit niya itong inilagay sa mga palad ng ama na di kawasa. Puno ng awa sa sarili at nagsimulang humagulhol. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo, isang matigas ang loob pero mabait na tao, na noon din nagdesisyong kunin siya uli para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ng sariling pakikiramay, kalakip ang munting abuloy na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbis sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinasabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napaiyak at kinakailangang muling libangin. Ngayon, naging napakalawak ng kanyang awa sa sarili bilang isang malupit na inulila ng ama na ipinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at laman. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata, kaya madalamhati siyang nagtatawag. Kaawa-awa kong Muymuy, kaawa-awa kong anak. Nakita niya ito sa libingan sa tabi ng gulod. Payat, maputla at napakaliit. At ang mga alon ng lungkot at awa ay nagpayanig sa matipuno niyang mga balikat at brasong kayumanggi na nakakatakot tingnan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay nang iba'y lumayo na may luha sa mga mata at bubulong-bulong. Maaring lasenggo nga siya at irresponsable, pero tunay na mahal niya ang bata. Tinuyo ng nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip. Mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa. Nakeming inabot naman ito agad sa kanya, tulad ng nararapat. Binilang niya ang papel di bangko. Isa man dito ay hindi niya gagastusin sa alak. Hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumabas siya sa bahay. Pinagbasdan siya ng mga bata. "Saan kayo pupunta?" tanong nila. Sinundan nila ito ng tingin. Papunta ito sa bayan. Nalungkot sila dahil tsak nila na uwi itong dalang muli ang mga bote ng beer. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik ang ama. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Inilapag nito ang dala sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita. Pero iyon ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. May supot ng ubas at 1 kahon yata ng biskwit. Nagtaka mga bata kung ano nga ang laman niyon. Sabi ng pinakamatandang lalaki, biskwit. Nakakita na siyang maraming kahon tulad niyon sa tindahan ni Hochek sa bayan.
Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay Candy, yung katulad ng minsay ibinigay nila ni Lao Su, na nakatira roon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay. Ang kambal ay nagkasya at sa pandidilat at pagnisi sa pananabik. Masaya na sila anuman ang laman niyon, kaya nagtalo at nagluha ang mga bata. Takot na hipuin ang yaman na walang senya sa ama. Inip silang lumabas ito sa kanyang kwarto. Di nagtagal ay lumabas ito. Nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang mga kamay sa pinag-enterisang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman na wari kanila na sana. Nagbulingan ang dalawang pinakamatanda ng matiyak na hindi sila maririnig ng ama. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Nagpumilit na sumama ang kambal at ang apat ay sumunod ng malayo-layo sa ama. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sasigawang bumalik sa bahay. Pero ngayon, nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lang sila napuna. Dumating ito sa libingan sa tabing gulod. Kahukay pa lamang ng puntod na kanyang hinintuan. Lumuhod at dinukot ang mga laman ng supot na dahan-dahang inilapag sa puntod, habang pahikbing nagsalita. Pinakamamahal kong anak, walang may alay sa iyo ang iyong ama, kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo. Nagpatuloy itong nakipag-usap sa anak, habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ang mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit anumang saglit. Pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Naiwan sa katawan ang basang kamesa dentro. Sa isang iglap, ang kanina pang inip na inip na mga bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahagi niyon, pero sa natira sa kanilang nailigtas, nagsalos-salos sila tulad sa isang piging na alam nilang di nila mararanasang muli. Ang wakas ng kwento. At ngayon ay puntahan natin ang paglinang ng talasalitaan. Ang panuto, bigyang kahulugan ang mga sinalungguhitang pahayag ayon sa pahiwatig nito sa loob ng pangungusap. Uulitin ko, bigyang kahulugan ang mga sinalungguhitang pahayag ayon sa pahiwatig nito sa loob ng pangungusap. Una, ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang sinalungguhitang pahayag ay alaala ng isang lasing na suntok sa bibig. Ano ang sagot? Ikalawa, natatandaan ng mga bata ang isa o dalawang okasyon na sinorpresa sila ng ama sa kaluwagang palad nito. Ang sinalungguhitang pahayag ay kaluwagang palad. Ano ang ibig sabihin o pahiwatig nito? Ibigay ang sagot. Pangatlo, kung umuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tsak na walang pagkain at ang mga bata'y magsisiksikan, takot na anumang ingay na gawa nila ay sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Ang sinalungguhitang pahayag ay umakit sa malaking kamay. Ano ang pahiwatig nito? Ibigay ang sagot. Pang-apat, alam nila na ang halinghing na iyon ay parang kudkura na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama at ito'y nakabubulahaw na sisigaw. At kung hindi pa yun huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata at hampasin ng buong lakas. Ang sinalungguhitang pahayag ay nagpapangilo sa nerbiyos. Ano ang ibig sabihin o pahiwatig nito? Panglima, ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo, isang matigas ang loob pero mabait na tao na noon din nagdesisyong kunin siya uli para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Ang sinalungguhitang pahayag ay matigas ang loob. Ano ang ipinahiwatig nito? Ibigay ang sagot. At panghuli, pang-anim, mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata. Ang sinalungguhitang pahayag ay bumulwak ang wagas.
Ano ang pahiwatig nito sa loob ng pangungusap? Ibigay ang sagot. At para sa inyong mga karagdagang gawain, ay gagawa kayo ng fun fact analyzer. Kopyahin ang kasunod na graphic organizer sa iyong papel at punan ito ng mga pangyayari mula sa binasang kwento ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Tukuyin ang tagpuan, tauhan at halagang pangkatauhan. Maaari lamang kopyahin ang nasa larawan. At dito nagwawakas ang ating aralin sa maikling kwentong makabanghay mula sa bayan ng Singapore. Huwag kalimutang isubscribe ang YouTube channel na Signaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po!